Guys, for today's video, nagbasa-basa kasi ako sa comment section with regards to ano, yung dun sa top digital banks. And maraming nagki-question, bakit wala si CIMB? Bakit wala si CBank? So yun yung mga tanong nila. So ni-replyan ko yung mga ganong question na ini-explain ko na hindi sila digital bank. Ha? Hindi ba talaga sila digital bank? Kaya ko digital bank sila. Hindi ako naniniwala sa'yo. Well, pag-uusapan natin ang mga classification ng mga banks dito sa Pilipinas ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas. So kung gusto nyong malaman all about the banks, eh samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron na akong experience at ginawang ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so yun na nga, napansin ko na hindi pala tayo lahat aware na may iba't ibang klase ng mga banks. So, parang ang intindi ko na ang pagkakaalam ng karamihan na porket yung bank ay nagtatransak na online ay tawag na sa kanila digital banks. Like, si CIMB, di ba? Or si CBank, si Own Bank, yan. Yun pala yung iniisip ng karamihan na digital banks na sila. Well, hindi sila digital banks. They are either commercial banks, rural banks, or thrift banks na nagtatransak online. Yan. So, parang online banks. Pwede natin sabihin ganun. Kasi iba yung classification ng digital banks. Ayan. So, just to clear out guys, ang digital banks, 6 pa lang sa ngayon ang binibigyan ng license ni Bangko Sentral ng Pilipinas na maging digital banks. Ngayon, ano-ano na ang mga classifications ng mga banks. Ayan. So, ang banking system natin ay composed of the universal and commercial banks, yun yung una. Pangalawa, yung thrift banks. Pangatlo, yung mga rural and cooperative banks. And pang-apat na is yung nasabi ko kanina, which are the digital banks. Okay, pag-usapan muna natin ang mga commercial and universal banks. So basically, those banks na under commercial and universal banks offer widest variety of services. So, nandiyan yung normal na banks, yung savings, ayan, loans, and also, they are authorized to engage in investment activities. Meaning, yung deposits na nakukuha nila, authorized silang i-invest yan sa mga investment instrument like mutual bonds, yan, mga stocks, etc. So, ang mga commercial and universal banks, so sila yung usually na pinakamalaking banks dito sa Pilipinas and may mga pinakamalaking capital or resources. So, example na yan, which is ito, itong nasa listahan natin, BDO Unibank, Metro Bank, Land Bank, BPI, Philippine National Bank, China Bank, Security Bank, and Development Bank of the Philippines, Union Bank, East-West Bank, etc. So basically, sila yung nagko-compose ng commercial and universal bank dito sa Pilipinas. Now, let's talk about thrift banks. So thrift banks are composed of savings and mortgage banks, private development banks, stock savings and loan association, and microfinance thrift banks. So basically, itong mga thrift banks are engaging in accumulating deposits and investing them, providing ang mga short-term capital sa mga small and medium enterprise or sa mga mga selected market segment. Yan. Example ng mga banks na under thrift banks, kung maaalala nyo pa, which is wala na ngayon, si BPI Family Savings Bank. So, dati nagtataka ako, bakit dalawa yung banks? May BPI, Family Savings, and then may BPI Bank. And then, dati, pag nagbabayad ako ng auto loan ko kay BPI Bank, na under pala siya kay BPI Family Savings Bank. So, magkaiba pala sila. Ito naman yung mga sample na mga thrift banks. So, basically, ito yung mga pinakamalalaking thrift banks dito sa Pilipinas. So, yun nga, if you remember the BPI Family Savings Bank, Philippine Savings Bank, Philippine Business Bank Incorporated, China Bank. Yan, China Bank, 'di ba? Meron pa rin 'yan. City Savings Bank.
which is meron pa rin yan. Alam ko meron talaga yan. Si City Savings Bank ay parang ano, under the umbrella of Union Bank. Ayan, ano pa ba? Si PNB Savings Bank, Sterling Bank of Asia, Bank of Makati. Ayan, Bank of Makati, nakapagbanko ako dyan before. Producer Savings Bank, UCPB Savings Bank, First Consolidated, BPI Direct Banko. So, ito, meron na dating BPI Family Savings Bank and then meron pang BPI Direct Bank. I think may review na ako niyan before, which is ito. But that review is so outdated na. So, baka hindi na applicable yan if you're going to watch it. Pero sila yung mga, ano, sila yung mga example. Meron pa eh, si HSBC Savings Bank, which is parang wala na sila ngayon. Finally, yung Rural and Cooperative Banks. So, from the word itself, rural, meaning, ano lang, nagsasettle lang sila sa isang lugar. Yung branches nila is within that rural area lang. For example, si Laguna, merong Rural Bank of Laguna. Si Cavite, sa Cavite, merong Rural Bank of Cavite, di ba? Which is, like, si Own Bank, binili niya si Rural Bank of Cavite, and then, nag-e-engage na siya ngayon on an online banking. So, parang ano naman yon, in-open niya yung doors niya to mainstream banking, kaya nag-transact siya online. Sa Laguna, si Banco Laguna, which is nabili naman siya ni Cbank. That is for rural banks. However, meron naman din tinatawag ng mga cooperative banks. Cooperative banks, ito naman, ang nagmamayari nito is cooperative, meaning there's an elected official sa isang group na or isang cooperative, and then sila yung magmamanage ng bank na yon. Meron dito sa Marikina eh, sa amin, parang ka cooperative bank, yan. So, as in, ano lang siya, parang lending institution na pwede kang mag-savings sa kanila. Meron iba't ibang credit cooperatives na nag-offer ng savings na merong mas mataas na interest rate. Specifically, itong mga cooperatives na to, nag-cater to a specific segment. For example na lang, katulad nung sinabi ko, yung parang ka-cooperative, ito naman, nagpapautang talaga sila. Yun talaga yung purpose ng cooperative. Parang credit cooperative sila. And then, pag nangungutang ka, parang kumikita yung cooperative and at the same time, yung kita naman ng cooperative, kinishare niya sa mga cooperative members through the means of like dividend share, yung mga ganon. Lalo na kapag bumili ka ng stocks or parang share dun sa cooperative. So, ganon siya. May nasalayhan na ako niyan before eh. Pero umalis din kami kasi parang hindi naman namin na kinailangan mag-continue sa pangungutang. So, yun. Pero per my experience, sila may pinakamagandang ano eh, interest rate and mga benefits. Kasi parang yung interest na nakukuha minus operating expense ng cooperative. So, kung ano yung natira, yun yung kita ng cooperative and then pagbobotohan, kung saan mapupunta yung funds. Basically, minsan, para sa isang purpose, kunyari pagpapatayo ng building ng cooperative or ganyan, or kung tapos na naman yung mga projects ng cooperative, ayan, pwedeng ibigay as dividend share. Ayan, parang ganun. So, magkakaroon ka pa ng additional na pera dun sa savings mo. Parang ano, parang paluwagan na may interest and then bumabalik din naman sa mga members. So, yun. So, ganun yung mga cooperatives. So, sample ng mga rural banks and credit cooperatives na mention ko na kanina. Pero ito, meron tayong listahan. Like, One Network Bank, a rural bank. East-West Rural Bank. Card Bank. Guagua Rural Bank. First Isabela Co-op Bank. GM Bank of Luzon. BOF Incorporated, Metro South Co-op, and etc. So now, na na-differentiate na natin yung types ng banks. Sana hindi na kayo malito kung para saan yung mga banks na yan. And wag din kayong malilito na if ang isang rural bank ay nagtatransact na online, okay lang naman yon kasi no-open lang naman nila yung bank nila sa other segment or sa other market. Which is doon na talaga papunta yung development ng banking system natin yung through the use of online banking. So, for my question of the day, nakasubok na ba kayo mangutang or magbank sa isang cooperative bank? Ano yung maganda at hindi maganda doon sa experience nyo sa pagbabank sa isang cooperative bank? Let me know sa comment section sa baba. At meron pa rin tayong GCash giveaway na binibigay every week. Hindi matatapos ang pag-GCash giveaway natin every week. And for our 100K milestone, well, ibabalik natin ang ating pa-cellphone giveaway. But this time, guys, this time, every month until we reach the 100K. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin lang nito na
For March, meron tayong idodraw na isang cellphone winner. For April, meron din isa pa. For May, meron isa pa. Until we reach the 100K milestone. So ano pang hinihintay nyo guys? Wala namang ibang kailangan sa inyo kundi mag-like and subscribe na kayo dito sa channel and mag-answer lang kayo ng ating question of the day plus the hashtag Road to 100K Subs. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay Dion Niter Tamara. Sabi niya, mas safe talaga pag regulated ang PDIC at Bangko Sentral ng Pilipinas. But to answer the question, syempre mas mataas yung interest. Subok ng matibay at no issue at free pag-transfer ng pera. Shoutout po sa next video please. Hashtag grow to 75K sub. At Dion Niterra Tamara, shoutout sa iyo. Maraming salamat sa pananood at sa pagsuporta ng aking channel. Yun lamang po for today's video. I hope you like this video. Leave a thumbs up. And if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makreceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!